Magkasunod na nakatanggap ng bomb threat ang Central Negros Electric Cooperative at People's Hall sa Bacolod City. Pareho namang nagnegatibo sa bomba ang dalawang lugar ng siyasati ng mga otoridad. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Mabilis na nagsilabasa ng mga empleyado at consumer ng Central Negros Electric Cooperative o SENECO sa Bacolod City. Kasunod ito ng natanggap na bomb threat ng tanggapan ng Electric Cooperative na bulabog ang mga taong nasa loob ng opisina. Nabaan ko, base kung pabot na ko, tingala ko nga ang damo tao ng sarado daw. Pansamantalang itinigil ng SENECO ang kanilang operasyon. Rumisponde sa lugar ang bomb experts at K-9 units ng Bacolod City Police. Pagkatapos ng halos dalawang oras na paghalugog sa gusali, inanunso ng mga otoridad na walang bomba sa lugar. Ayon sa SENECO, isang babae ang tumawag sa kanila at nagsabing may bomba sa opisina. Nambal daw ang babae nga at exactly 9 o'clock may malupok nga bomba sa SENECO, so mas mayo pa nga maginuwa na kamudatanan. Ang babae wala man naghambal kung tiin, kag wala man naghambal kung sino siya. Hindi pa natutukoy ng pulisya ang nasa likod ng pananakot. Kasunod nito, isa pang bomb threat ang bumulabog sa lungsod. Natanggap naman ito ng mga empleyado ng People's Hall. Pero matapos magsiyasat ang pulisya, idiniklara itong false alarm. Blanco pa ngayon ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng nasa likod ng mga pananakot. Babala nila, kakasuhan at posibleng makulong ang sino mang mapatutunayang nagsasagawa ng bomb threat. Erwin Nicavera, Nagbabalita, Pilipinas.